Ang tanong. Ano ba ang mga karapatan ng bata sa ilalim ng ating batas? Yan ang ating pag-usapan. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating justice buddy, Attorney Jeffrey Bahita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon, yung panglima naman mga buddies ay yung atmosphere of morality and rectitude. Siyempre, maliban sa pagkain, dapat meron din pagkaing diwa na ibinibigay sa bata para lumalaki siya ng maayos, ng hindi immoral, hindi bastos, at hindi masama yung ugali. Siyempre, yung bata naman ay magiging maayos kapag ka maayos ang pagpapalaki at maayos din yung nasa paligid. Kasi pagka medyo hindi maganda ang pagpapalaki at yung mga nasa paligid, yung mga nasa kapitbahay or yung pinaka kanyang maliit na komunidad ay hindi rin maayos, eh posibleng mahawaan yung bata. Sabi nga sa pag-aaral, yung environment or yung kapaligiran ng bata ay isang malaking factor or salik na makakaapekto sa pag-uugali ng isang bata. Yan ang panglimang karapatan ng bata sa ilalim ng Section 3, PD 603. Aim Smart. Your Review Authority. Pero hindi pa dyan natatapos kasi nangangalahati pa lang tayo. 12 ho yan. 12. At ito nga yung pangkalahati, yung pang-anim, right to education. Ang bata, pagka medyo lumaki-laki na, let's say mga 4-5 taon or 6 na taon, dapat yan ay nag-aaral. Sa ilalim ng ating saligang batas, ang elementary education ay mandatory or compulsory. Ibig sabihin, dapat walang Pinoy na hindi man lang nakapagtapos ng elementarya. May karapatan ang lahat ng batang Pinoy na makapagtapos pinakamababa na ho yung elementarya. Kaya kung kaya naman ng ating mga magulang, mas maganda syempre makatapos ng pag-aaral. Ibig sabihin, makatapos hindi lamang sa sekundarya, bagkus pati na rin sa kolehiyo. Kasi ho, alam nyo naman sa Pilipinas, ang labanan dito, kailangan tapos ka ng kolehiyo. Eh yun ng mga tapos na ng kolehiyo, nahihirapan pang humanap ng trabaho. Eh ano pa kung hindi ka tapos ng kolehiyo? Kaya yung bata ay may karapatan talaga mag-aral. At sabi nga, sa ating saligang batas, minimum ho ay dapat tapos ng elementarya. Para paglaki niya, mas maganda ang kinabukasan niya. Hindi yung sasabihin niya, kakantahin niya yung paboritong kanta ng ating hari ng aksyon na si FPJ. Ano ba ang paboritong kanta ni FPJ? Diba, sabi niya, "Hong natapos ko ang aking pag-aaral." Diba? Yun ang paboritong kanta ng action star na action king. Kaya yung education ho ay karapatan ng bata. Aim Smart. Your Review Authority. Nandito na tayo sa pangpito, karapatan para sa safe and wholesome recreation and activities. Sabi nga natin kanina, 'di ba, dun sa pangatlo, may karapatan para sa well-rounded development of personality. Kalinsabay niyan ay yung pampito, safe and wholesome recreation and activities, na kung saan merong karapatan ang bata na maglaro. Mahirap hong ikulong ang bata sa bahay lamang. Kaya lang, syempre, iniisip din ng ating mga pamahalaang barangay na hanggat maaari, huwag na lumabas yung bata. Kasi nga, dahil nga sa COVID, dahil sa pandemya, kaya lang, medyo nawawala talaga yung ganyang karapatan ng bata sa panahon ngayon. Dahil nga sa, wala, nasa bahay lang eh. Kaya yung mga bata, hanggat maaari, maglaro na lang sa loob ng bahay. Diba? Maglaro na lang sa loob ng bahay. Kasama po talaga yan sa paglaki. Sino bang bata ang hindi naglalaro? Siguro yung talagang mga kapuspalad lang na wala talagang panahon
walang pagkakataon na makapaglaro dahil nga sa mahirap ang buhay, kaya bata pa lamang ay naghahanap buhay na kasama ang kanyang mga magulang. Pero sabi nga sa batas natin, dapat yung bata, hayaan lang natin maglaro. Pero sabi ko nga, may mga karanasan tayo sa totoong buhay na nagsasabi na hindi talaga natutupad yung mga ganyang karapatan minsan. Yan, yan ang malungkot dyan. Aims Mark, your review authority. At yung pangwalo naman ay protection against exploitation, improper influences, and hazard. Ibig sabihin, hindi dapat inaabuso ang bata. Hindi dapat inaabuso. Sige, pwede mong isama yan pag hanap buhayin mo. Kaya lang, hindi dapat inaabuso ang bata. Bakit? Eh, halimbawa, yung karapatan ng bata na matulog ng maaga. Yung mga bata na nagtatrabaho ho, halimbawa sa TV, pwede naman ho magtrabaho sa TV yung bata. Katulad nga nung, di ba, yung dati, yung Going Bulilit. Ah, paborito ho yan ng mga bata eh, di ba? Going Bulilit, Going Bulilit. Kami naman ang hihirit. Oh, Going Bulilit, di ba mga bata yan? Hindi ho sila pwedeng maghanap buhay or mag-shooting ng lagpas ho sa alas 10 ng gabi. O kaya naman madaling araw, masyadong maaga, hindi rin po. Kasi nga may karapatan ng bata na hindi maabuso. Eh pagka ganyan, pwede hong ipasara ng ating DOLE or Department of Labor and Employment yung programa sa TV patungkol dyan sa mga lumalabag sa working hours. May oras lamang po na pwedeng maghanap buhay ang bata. At dapat hindi delikado yung paghahanap buhay at hindi rin makaka-impluensya ng masama sa kanila. Katulad nito, wala ho kayong bata na makikitang modelo sa TV, sa commercial, na nag-e-endorso ng sigarilyo. Bawal po yan. At yung nag-e-endorso ng alak, bawal din po yan. Kasi nga, ang bata ay hindi dapat ginagamit sa ganyang mga bisyo. Kaya kung napansin nyo, di ba, wala kayong makikita basta-basta na commercial or advertisements na yung bata ay nag-e-endorso ng sigarilyo o kaya naman ay alak. Kasi nakalagay po sa ating batas, sa Section 3 nga ng PD603 or mas kilala sa tawag na Child and Youth Welfare Code, na yung bata ay hindi dapat inaabuso o iniimpluwensya ng masama. At yung bisyo ho ay masama yan. Yung mga sigarilyo at alak, masama po yan. Wala yang idudulot na mabuti sa bata. Aims Mark, your review authority. Ito po ang inyong abang lingkod, Attorney Jeffrey B. Bahita, na nagpapaalala, sundin natin ang batas at mabuhay tayo ng batas. Ito po ang inyong Justice Body. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para automatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa'yo. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulong.